Hi Spookify readers, ako ito, yung nag-share ng story ng Kulam versus Revenge. Hanggang party lang talaga yun kasi yung mga kalaban na mahilig magpakulam sumurrender na at nakipag-peace sa pamilya ng live-in ko. Pero naka-alerto kami lagi kasi alam namin na bumibuelo lang yung pamilya na yun. Sa ngayon kasi, minamalas-malas yung buhay nila at puro problema ang kinakaharap. Itong ikikwento ko ngayon sa inyo ay nangyari nung nakarang taon lang. April 2016, mula Cagayan de Oro, umuwi kami ng Lanao del Norte kasi nga mag-eeleksyon na sa May. Doon kasi kami bumuboto. Pagdating namin sa bahay ng partner ko, napansin namin ang isang lalaki na nakahiga, folding bed na nakalagay sa sala. Pagkatingin ko, namamaga yung mukha niya at pati yung mga mata niya di mo na makita sa sobrang maga. Para bang pinagtulong-tulungan ng bugbugin? Bigla dumating ang mama ng partner ko at siyempre tinanong ng partner ko kung sino yung nakahiga sa sala at bakit ganyan yung itsura niyan. Sabi ng mama niya, pamangkin daw galing Ozamis. Hindi pa ito na-meet ng partner ko ni minsan. Kahit nung bata pa so di niya talaga ito kilala. Bundok kasi yung sa kanila dun sa Ozamis. Hindi ko nasasabihin yung real place. Pagkagabi nun, nagiinuman kami ni Buddy. Bayaw ko yun. Naikwento ko na rin siya dati sa Kulam versus Revenge. Close kami ni Buddy, lalo na sa inuman at music. Magkakasundo talaga kami. Nag-iisang lalaki lang si Buddy sa limang magkakapatid ng partner ko. At itong si Buddy ang bunso pa. So back to the story. Nung gabing yun, napag-alaman ko rin na kaya pala andito sa Lanao del Norte itong pinsan nila dahil nagpapagamot dahil kinulam daw. Here we go again. Andito na naman ang mga witchcraft matters na yan. Ay, nakinig lang ako sa mga sinasabi nila dahil ang sabi daw ng manggagamot, kinulam daw ito ng nakaalitan dahil sa lupa. At iisa lang daw ang nakaalitan ito tungkol sa lupa. Ang sarili nilang tiyahin na kapatid lang din ng ina ng partner ko. Napailing ako nung marinig ito. At syempre kami ni Buddy patuloy lang sa inuman ng tuba. 10 PM hindi pa kami tapos ni Buddy sa pagiinom. Nang pumunta ako sa likod ng bahay nila para umihi at damn, long time no see. Nakita ko yung nilalang na nakapatong sa puno. Iba yung itsura niya, pula na yung mga mata. At parang aakma na siya sa akin. So ayun, umatras ako. Dali-daling pumasok sa loob. Grabe di ako mapakali dati, hindi naman ito ganto. Galit kaya siya sa akin? Hinayaan ko na lang at doon ako umihi sa CR sa loob ng bahay. Bakit pa kasi doon ko pa naisipan sa labas umihi? Nung matapos na kami sa inuman, ay agad na kami natulog at hindi na nai-off yung ilaw. Kasi nga, may sakit na binabantayan. Itago natin sa pangalang Elyong. Si Kuya Elyong ay 36 years old na walang asawa. Walang bisyo at breadwinner ng mga pamangkin niya doon sa lugar nila. May mga pabuyan siya at isa rin siyang habal-habal driver. Alam nyo, kaya siya binabantayan tuwing gabi hanggang madaling araw. Kasi ang ingay-ingay niya, nagsasalta siya ng kung ano-ano at tinatawag niya yung mga kamag-anak nilang patay na. Lalo na yung ina rin niya na patay na rin. Unang gabi na marinig ko siya na ang ingay-ingay niya. Hindi ako makatulog hanggang umaga. Ang partner ko na kasi ang nagbabantay kasi kailangan muna magpahinga ni mama. Kasi ilang gabi na rin daw siyang puyat. So nadami na talaga kami since andito na rin eh. Kapag umaga tulog si Kuya Elyong kaya yun sinubukan ko itong kausapin. Tinanong ko kung ano ang mga nararamdaman niya. Sabi niya wala naman daw, masakit. Bukod sa wala siyang gana kumain. Tinanong ko rin kung ano yung mga sinasabi at tinatawag niya paggabi. Sabi niya hindi niya alam at wala siyang maalala. Weird man pero nakikita ko sa kanya na nahihirapan siya sa kalagayan niya. Kaya yun. Napagpasyan kung subukan tulungan siya. Nagpakuha na ako ng sanga ng tuba-toba. Halamang herbal yun. At yung sanga na kinuha ay kiniskis at kailangan pinuhin at kailangan ibalot sa dahon ng saging. Lagyan ng asin, bawang, liniment oil. Ipapatong ito sa apoy o baga lang para hindi masusunog. Kailangan bantayan ito ng mga 30 minutes. 6 PM sinimulan ko na siyang gamutin at sa bawat pagpiga ako ng katas, ng tuba-toba sa kanya kasabay ng dasal na Latin. Napapansin ang lahat na nasasaktan talaga si Kuya Elyong. Makikita mo sa mukha niya na tinitiis niya yung sakit. Hindi dumadampi yung kamay ko sa kanya.
nung sinubukan ko na siyang hawakan, bigla ako nag-hallucinate. Kaya binitawan ko kagad, sabi ni Mama bakit. Lahat kasi sila nakatingin lang sa ginagawa ko. Napahiling ako at humingi ng yosi at sinindihan ng partner ko yung yosi. Sinubukan kong hawakan ulit yung kamay niya. Sa pagkakataon na yun, tumindig na lahat ng balahibo ko pero hindi na ako nagpatinag. Kinausap ko si Kuya El yung kung nakikita ba niya yung gusto kong ipakita sa kanya sa pamamagitan ng isip. Sabi niya, oo. Kaya yun, nakita ko tumutulo na luha niya. Umiyak si Kuya Elyong. At alam niyo, ito ang nakakatakot na first time encounter ko. Walang pulso si Kuya Elyong pero humihinga at malamig yung katawan niya at tangin siya na lang niyang maiinit. Pero yung ulo, kamay at paa, kahit likod, malamig. Nung matapos ko ng paggamot kay Kuya Elyong, may naramdaman akong hindi mabuti kaya lumabas ako at sinabi ko kay Buddy na pwede ba kami mag-inuman para mawala yung nararamdaman ko. Natulog agad kami lahat matapos yung inuman. Doon ako natulog sa kwarto ng kapatid ng partner ko kasi alam kong di ako makakatulog kapag sa sala kasi yung partner ko ulit nagbabantay kay Kuya Elyong. At doon din ang iba pang kasama sa bahay ng mga kapatid lang din ng partner ko. Nabigla ako nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at may matandang babae na pumasok at lumapit sa akin at biglang umilaw ng pula ang buong kwarto at nakita ko sa kanang kamay niya ang hawak niyang bungo ng tao. Nanlilisik ang mga mata niya. Tatanungin ko sana siya nang biglang kinuha niya yung kamay ko at sinabi ang mga katagang, ang puso puno ng dugo. Ang puso puno ng galit. Yawa. Ang yawa po ay pangalan ng Satanas o demonyo. Nung sinabi niya sa akin ito, gusto ko nang kumawala sa pagkakahawak niya. Kaso mahigpit at malakas ang matanda at nakikita ko unti-unti nagbabago ang itsura niya. Naging sikamatayan yung kalansay na ang mukha niya at yung hawak niyang bungo, ibinato niya at naging halimaw na may mahabang kuko at pangil. Sinabihan niya akong huwag daw akong makialam dahil hindi natuloy ang sinabi niya dahil nilabanan ko yun ng dasal na Latin at tuluyan niya akong nabitawan. Pero kahit nagising ako, ay nasa dimensyon pa rin niya yung paligid ko. Gising na ako pero yung boses ng mga halimaw niya, naririnig ko pa na kumakalos ko sa paligid. Kaya nagdasal ulit ako. Halos mawala na ako ng hininga nang makarecover ang katawan ko. Agad akong bumangon at kinuha ko ang cellphone para tingnan ang oras. 2 a.m. pa pala. Naririnig ko mula sa sala si Kuya Elyong na nagsisigaw na naman. At yung sinisigaw niya na may matanda daw na gustong kunin siya. At ipinapalayo niya ito. Agad ako lumabas ng kwarto at duman sa sala. Tiningnan ko lang siya kasi papunta ako nun sa kusina para kumuha ng tubig. Nararamdaman ko yung presensya ng matandang babae na naging sikamatayan na nasa paligid lang. Kaya kumuha agad ako ng abo sa may dirty kitchen nila at nilagay ko ito sa higaan ni Kuya Elyong. Ako naman ay bumalik sa kwarto at nilagyan ko rin ang ilalim ng higaan ko. Ayaw ko na matulog ng mga oras na yun kaya naglaro ako ng COC. Pero hindi ko na namalayan, nakatulog ako na nakaupo at bigla akong inatake ng kamatayan. Tinamaan ako sa dibdib ng dala niyang matalim na karit. Nagising ako at hinahawakan ko ang dibdib ko. Walang sugat pero mapde. Kaya lumabas na talaga ako ng kwarto at doon na sa tabi ng partner ko humiga. Total maingay si Kuya Elyong. Hindi na ako makatulog. Masyado na mahaba to at abangan niyo ang mga kababalagang mangyayari sa kurugtong nito. Salamat mga ka-Spookify. Silent Rasta. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.